guys. Good morning. Ibabagi ko naman po sa inyo yung aking napakasarap na oven grilled bangus. Yan, ito po siyempre ang ating gagamitin. Isang bangus. Hindi naman po siya sobrang malaki, hindi rin siya maliit. And ito po yung ating mga sangkap. Kung nakikita niyo po ito, lemongrass. So ang ginamit ko po yung dahon, mas maganda po at mas maamoy talaga yung bango ng dahon ng lemongrass. So gagamit po ako ng siguro 1/4 po ng yung isang buo na bell pepper. Gumamit po ako ng 1/4 ng bell pepper. Tapos half lang po na ano na tomato. And then meron po ako dito na instead po na yung sibuyas na puti or violet, ang ginamit ko po is ano, spring onion. And then dalawang butil na malaking bawang na chinap-chap ko po. And yun pong luya ko, siguro isang puno na kutsaritang luya. And then gagamit po ako ng, kung nakikita nyo, ito po, 1 tablespoon po na toyo. And then 1 tablespoon po na patis. Ayan, imix na po natin siya. Ayan. And then gumamit po ako ng half na lemon, in-squeeze ko na rin po siya para hindi na tayo magtagal. Ayan, nilagay na po natin. And then sipasahin natin yung mga tapos na. And then gagamit po tayo ng olive oil. Optional po kung wala po kayong olive oil. Pwede po kayong gumamit ng cooking oil or vegetable oil or kung anong may oil kayo. And then paminta, bell pepper to taste lang po and then salt to taste. Kaya hindi ko na po sinama sa measurement. Ngayon naman po, imimix lang po natin yung ating eto. Imimix po natin yung lemon, yung toyo, yung patis. Ayan. Pagsamasamahin lang po natin siya. Ito po yung ipapalaman po natin sa ating tiyan ng bangus. And then ilagay na rin po natin dito yung paminta natin. Bangus. Kayo na po mahal na magkalkula sa paminta. Ayan. And a bit of salt lang din po. Kasi isasawsaw ko naman po ito sa suka na maanghang. No, mas may timpla din naman po yung suka natin at masarap. So, ayan. Ngayon naman po, hindi ko po pala nasabi, gagamit po tayo ng aluminum foil. Siyempre po kasi ibabalot natin siya mamaya. Ngayon po, dadako na po tayo sa pagpapalaman. Ang bangus ko po, nilinis na po natin and tinanggal ko po yung malaking pinik dito para hindi po siya makakasagabal sakali na ilagay po natin yung ating mga palaman para mas may space at saka bumuka siya. Eto nga po, ilalahat ko po itong lemongrass. Eh, kung ayaw niyo po ng lemongrass, wala pong problema. Doon ko po siya sa pinakailalim ilalagay yung lemongrass natin. Kung ayaw niyo maglagay ng lemongrass, pwede po, pero napakasarap po niya at napakabango at nakakapagpatanggal ng lansa ng ating. Ngayon naman po, eto, dadako na po tayo sa ating pagpapalaman ng ating bangus. Kalkulahin lang po natin kung kakasya siya lahat. O kung hindi naman po, wala naman pong problema. Ayan. Ilagay po natin yung kanyang sabaw. Kasi po siya yung manunuot para po maging juicy pa rin yung ating bangus. Medyo po may matitira. Ayos lang po yan. Kung pwede naman po din na ito, dikdikin po natin. Hindi, pwede naman po. Kung kaya po natin itodo, diba? Kasi katakip pa naman po natin siya ng ating aluminum foil. Ayan, yung excess po natin. Teka. Sobrang buntis po ng ating bangus. Nagkamay na po ako kasi hindi naman po kailangan na lagi nakagloves kasi po eh. Magbabawas po ako ng palaman. Bawasan po natin. Hindi rin naman po maganda na sobrang bundat. Sobrang bundat po ng ating bangus. Ayan. Ilalagay ko po ulit yung kanyang sabaw kasi natanggal. Pumasok po kasi siya dun sa, ano, sa ulo niya. Okay. Ngayon po, dadako na po tayo sa isasarado na po natin yung ating bangus. Kung nakikita niyo yung olive oil, hintayin niyo lang po kung ano gagawin natin sa olive oil. Dudublihan po natin yung ating bakyo natin, ano? Foil. Ngayon naman po, naglalagay po tayo ng olive oil dito sa paghihigaan ng ating bangus. Para po maiwasan na magdumikit saka hindi po masisira yung itsura ng ating bangus. Ngayon naman po, ilalagay na natin siya. Okay lang po kung medyo buntis yung ating bangus. Masarap po kasi yung ano niya. Masarap po kasi yung palaman. Eh, ilalagay ko po ulit yung kanyang sauce. Ayan. Eh, lalagyan po natin dito sa kanyang ibabaw, sa kanyang skin. Kung napapansin niyo po, hindi ako natanggal ng ano niya, ng kaliskis. Kasi po dati, one time, nagluto na po ako ng, ano, ng may kaliskis, ay ng walang kaliskis. Nasira po yung balat ng ating bangus. Ngayon naman po, ayan, ipitin lang po siyempre natin siya. Tapos, isasarado po natin siya. Ito yung mag-alala, ito yung matakot kung medyo may sabaw na lumalampas. Okay lang po yan. Ayan. And then, isarado lang ulit po natin yung isa natin. Iganon lang po natin para hindi, siyempre may sabaw. May konting sauce naman, pwede na po sabaw. Ayan. Okay lang po siya. Ngayon po, ilalagay na po natin siya. Preheated na po yung ating oven. Buksan po natin yung oven. Sobrang init po. My goodness. Ayan. Ilagay na po natin siya sa ating oven. And then, wow, yung init. Bali, naka-preheated na po siya. And then, 10 minutes. And
ang ano po niya, yung heat po niya is 250 degrees Fahrenheit. And then, iluluto ko po siya kasi hindi naman po siya sobrang malaking bangos. Iluluto ko lang po siya ng 20 to 30 minutes. Ano po? Ayan, balikan po natin siya mamaya after ng 30 minutes. Guys, balikan po natin siya after 25 minutes. Ayan. Open po natin siya. Medyo, hindi ko po kaya ang init. Aalisin ko po siya sa ating, wow, sobrang mainit po. Hindi ko po alam kung paano ko didistortihan. Pero let's see, little by little. Kasi po kailangan, luto na po siya in 25 minutes. I'm pretty sure, luto na po siya. Kaya ko lang po natin yung open, kailangan po natin siyang i-dry. After ko lang, na, kung iniwasan po natin huwag masira yung skin niya, pero okay lang po. Ayan, medyo nawala siguro yung kanyang oil. Ayan, wow, luto na po siya. So, ngayon po natin, i-dry po natin siya ng 3 to 5 minutes. Ayan. Balikan po natin after 3 minutes. Guys, eto na po. After po ng 30 minutes, eksakto po, ayan. Wow, yummy delicious na po yung ating oven grilled bangus. Libre ko po talaga ang bangus, kahit anong bangus, daing bangus, sinigang sa sampalok na maasim na bangus, grilled bangus, ayan na po. Yung napakasarap po na ng ating sausawan kasi suka na maanghang na timpladong-timplado ko po yan. Ayan, di ba napipresensyahan nyo? Sobrang sarap po ng ating bangus and ready to serve na po. Ito po yung aming tanghalian ng aking lola. Ayan, sana po naibigan nyo ang aking ibinahagi. Ayan. Medyo pumangit po yung ano, yung ating kasi nang tinanggal ko po yung foil niya, hindi po natin naiiwasan ang talagang may dumidikit. Okay lang po, ang halaga po niyan yung sarap, yung linam lang po ng lasa ng ating oven grilled bangus. Thank you for watching. Sana po naibigan nyo. And don't forget to subscribe and like kung naibigan nyo. Maraming salamat po. Bye-bye.